Mula umaga hanggang gabi ko maglako ng kanyang mga panindang merienda si Aling Dolores. Sopas, lumpia, carioca at kwek-kwek. Yan daw ang mga patok sa mga paninda niya. Sa edad niyang 51, iniikot ni Manang Dolores ang Maynila buhat-buhat ang kanyang mga paninda. Pero bakit nga kaya niya tinatsaga ang paglalako? Ako po si Jenny Jones. Samahan niyo po muli akong sundan ang buhay ng isa na namang Lodi. Ako si Dolores Balano, 56 years old, isang tindera ng merienda. Yo, Vincent. Ano ang oras ng dating ng mga subsurface assault vessel dito? Mga isang oras. Nagka 30 minutes sa pag-aanda at pag-alis nila, Admiral. Oh, sige. Gawin na natin. Lieutenant Plummer. Ate, simula po tayo sa pagkwento mo sa amin kung paano yung typical na araw mo. Mga 7 ako namamalengke. Pagtapos ko, magwalis ng bahay, maglinis ng, maghugas ng plato, punta na ako ng Divisoria, punta ako ng Caltex. Pagtapos sa Caltex, pupunta ako ng Elcano. Doon sa mga suki ko, binibilang ko ng malagkit. Palitaw, tapos biko, mga pangchampurado, ginatan, saka mga pangsopas. Pagtapos noon, mga sangkap naman, mga ricado, manok, hotdog, gulay, sili, saka sibuyas. Napagod ako. Ningal ako. Mapunta na tayo sa ano? Ito Elcano Street na to. Punta na tayo, mamimili. Iba-ibang araw. Biko sa kapalitaw ngayon. Tapos champurado, ginatang mais, sopas. Ano kailangan maubos sa gabi? Opo, ma'am. Wala, ma'am, kasi sariling luto ko, kasi iba kasi yung luto kaysa inaangkat. Maraming comment sa inaangkat sa ikaw ang nagluluto. Sagingan! Dahan-dahan lang, baka. Baka makaano ko eh. Makabangga, di ko kaya bayaran. Ang sabaw nito, 2 tabo kalate. Malakit. Pagdating sa bahay, magsisimula na akong magluto. Pero lahat 'yon nakahanda na, yung sangkap ng ano, ng sopas, sangkap ng ginatan, tapos yung mga sahog,
yung kung ano yung madaling lutuin, yung unahin ko. Yung mahirap na lutuin at matagal, yan ang inuhuli ko. Oops. Tapos ang malingki. So anong oras po kayo nagsisimula maglako? Ilang oras? Pinaka-final kong pong lako. Katulad kanina, mga 2 na po kami naglako. 2 na po talaga ako naglalako. Lahat lang paninda ko, nakasalansan dyan, nakasalansan dito, tsaka dito. Sa first floor, mga champurado, sopas, ginatan. Sa second floor, lumpia, kwek-kwek, bola-bola, okoy. Sa third floor, yung bilao sa ulo yan. Yan yung mga kakanin, palitaw, biko. O kuchinta. Ano pong laman ng chili, sibuyas, asin, asukal. Pero ano ang secret? Ang secret ingredient yan, lahat ng niluluto ko pati suka. Pag mamahal. Yon. Dahil sa suka mo, dahil no? Dahil sa suka. Dahil sa suka. Madaming suki. Minsan na lang, ano nga, isinasabaw na yung suka. Ay, totoo yan. May kalamansi pala yan, te. Ay, yes, ma'am. Ayun. Oo. Pag may natitira akong kalamansi, hindi ko tinatako. Mukhang masarap nga yun. Umipo siya. Pareho lang yung timpla niyan, tapos tinalagyan mo ng ano. Sukal siya, may sukal to. Tapos ito, may sili na. Kinaiba lang niya, yung sili nito. Tapos bahan ko kaysa. Talagang tansya-tansya lang lahat, no, Manang? Oo po. Mukhang kabisado niyo na lahat ng ano. Simpra. At tinagal-tagal kong naging natay, ma'am. Kung ako lang po sa inyo, Nay, mga magkano po ba ang inyong kinikita? Sa araw-araw kong kinikita, minsan 800, 1,000. Pag lahat-lahat ng klase yan, ubos, nasa 1,500. At sa hindi po magandang araw? At sa hindi magandang araw, may malungkot, may hindi masaya. Lahat ng klase yan, ma'am, lahat ng klase po niyan, uuwi ko sa bahay. Hindi kami magsasaing, hindi kami lubiling ulam. Meron na kaming ulam, may dessert, may panghimagas. Yun na rin yung kinahal. Yun na rin po, kasi minsan nagsasawa sila eh. Hi everyone, I am Zee Herbasho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region.
mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Ito po yung third floor namin. Pero pasensya na kayo, hindi pa ayos. Dito kami natutulog lahat ng mga anak ko sa gabi. Pag may bagyo, umuulan, yan yung dyan dumadaan lahat yung tagas ng ulan. Pag malakas naman, may mga timba dyan. At saka ano, planggana. Yun, may tabing, may payong to eh. Ito yung panangga namin sa ano, pag malakas yung ulan, nasira na nga. Nakaganyan siya dyan, tapos yung plastic. Hindi ko na napagawa kasi kulang sa budget. Mga anak ko kasi nag-aaral, third floor, ano, second year. Dito kami lahat natutulog paggabi. Sa umaga, pagising ko, konting pahinga, kunting dasal kay Lord para maging maayos yung paninda ko. Maraming benta, makaubos. Minsan, masaya na malungkot kasi conforme sa ano eh, sa mga bumibili, merong mabigat, merong magaan. Pag yung ang isang mamimili, magandang kumain, mabilis, maganda ang takbo ng paninda ko. Pag lahat naman yung natitira, hindi na ako nagsasain, hindi na ako nagluluto ng ulam. May dessert na ako, may ulam na kami. Yun na yung hapunan namin sa gabi. Yun po yung nagiging kalagayan ko dito mula umaga, maghapon. Ay, kwento niya naman po, ilan po ba ang inyong binubuhay ngayon? Ang mga anak ko ay apat. Tatlong may pamilya, isang college, tapos yung apo ko na grade 7 na walang nanay, walang tatay, ako nagpapaaral. Bali, lahat po ng mga pangangailangan sa personal na pagkain, pangbaon, ako po ang nagpo-provide. Sa mga anak mo po? Sa mga anak ko naman, yung dalawa, panganay, pangalawa sa panganay at bunso, sila yung naghahati sa tubig, ilaw. Pero yung tatay po ng inyong mga... Mula po nung namatay yung anak ko, hindi na po siya nagpakita. Tsaka may asawa na siya. Nag-asawa na siya agad. Nung nakaburo pa lang yun, dinala niya na yung babae sa harap ng pinagbuburulan ng anak ko. Nandun kasama niya yung babae, naaway niya. Baon ka ng sauce. Sauce. Ito yung sauce, oh. Problema sa kanyang oxygen recycler. Ang estimate namin, siguro meron na lang. Oh. Siya nga pala siya, si Lieutenant Plummer mula sa Office of Naval Research. Plastic bag. Expert siya sa physical oceanography at marine electronics engineering. Di, kailangan talaga to i-mix. Itong trabaho ko lagi araw-araw kasi. Alis na po ako. Ah, sige, bye-bye. Paano po namatay? Sorry po. Ano paano po? Ano siya? Colon cancer, stage 4. Talagang hindi na siya magagamot. Biglaan. Kasi yung panahon na yun, nangangamuhan ako sa Las Piñas. Sa akong kasambahay. Naging mabait naman yung mga amo ko, mga bata. Halos iniiyakan ako, huwag akong umalis. Minsan naalala ko, kung buhay sana yung asawa ko, hindi ako naghirap ng ganito. Hindi ako naging ganito sa mga anak ko, napapalayo. Kasi parang nangangamuhan ako,
Tapos, inaalagaan ko yung bata, imbis na yung anak ko. Naasikaso ko sila, imbis yung mga anak ko. Hindi sila ang tunay kong naasikaso. Pero iniisip ko, mga anak ko ito, aalagaan ko maigi ito, hindi ko ito pababayaan. Ako? Dala na. Ayos na kami, Gemma. Rodi. Bakit ganito nangyari sa akin? Hindi naman ako nagkulang kay Lord. Lagi akong tumatawag. Ako ma'am, survivor din ako ng cancer eh. Stage 2A. Kailan po nangyari? 2005 ako nagkasakit. 2006 inadmit ako. 2007 general cleaning. 2007 na 'yon. Hindi na ako pinauwi. Admitting na ako sa bahay sa si Reyes. Tapos nilinis na ako, hindi na ako pinakain hanggang pumayat ako, butot balat. Dahil ang asawa ko, wala naman trabaho, natanggal sa trabaho. Dahil doon sa barkada, lasing, ganun ang ganun. Ngayon, nung ako nang naghanap buhay, nangyari sa amin, puro sa selos. Pagdating ko selos, hindi ka pa nakakaupo. Sino kasama mo? Nalaki mo? Sabi yung ganun. Wala akong lalaki. Sino ba mag-aano? Saan ko ilalagay yan? Hindi naman pwede iiwan yan doon sa labas na manood kami sino, ilalagay ko yan doon. Sabi ko, palibasa kasi, gawain mo. Ako, malinis ako kahit nang bababae ka, hindi kita ginagantihan. Kasi pag ginantihan kita, nasira yung pagkakakilala ng anak ko sa akin. 2009. Sunod-sunod. 2005, kayo po. Ako muna, tapos bago siya. Tapos 2015, yung panganay ko. 2015. 2016, nasunugan kami. Napakalaking sunog dyan sa May Parola, Binondo side ng San Miguel. Mula dito, papasok hanggang dulo ng dagat. Nang nasusunog ang bahay namin, nandito sa pier. Naglalako, nagtitinda, sabi nila, itakbo ko, hindi, ito, iniwan ko yan, hindi ko alam kung saan ko iniwan, basta iniwan ko yan, wala akong pakialam kung anong mangyari dyan. Yung bilaw, iniwan ko yan. Tapos nung nandun na sa, pasalubong ako sa iskinita, eto yung apoy, lumalagablab. Para akong naloka. Sabi ko, asan yung mga anak ko, asan yung mga apo ko? Lahat ng napundar ko doon, bali, lahat, naabo. Walang natira kundi yung suot namin. Ito, pababa na po ako ngayon. Ayun yung apo ko, tsaka yung tatay niya. Iba kasi nasunog eh. Kompleto kami sa sa picture, kaso nasunog lahat. Ayun yung picture nila. Yung sa apo ko. Ko naman alam kung nasaan yun ba. Meron sa second floor, may aso naman dun. Eh, yung mga sir, yung mga category. Mga medal. Tatlo, lima, anim, tapos apat mga bata. Pero yung ibang mga apo ko nandun sa kabila, dalawa. Dun sa kapatid? Mm-mm. Sa hipag ko. Yung isa, may sakit yun sa puso, may butas yung puso nun. Yung nga yung lagi namin pinapadoktor ng papa niya. Nagkasakit ka din ba? Oo, ma'am. Colon cancer ako, survivor. Ah,
hanggang ngayon wala na. Hindi na ako nagpa-check up, mama, kasi ang mahal ng ano eh. Yung testing sa blood na kung may cancer ka. Pero wala kang nararamdaman? Wala naman, ma'am, kasi gulay ng kinakain ko at saka mga isda. Hindi ako makain ng baboy ngayon. Mas ano ata ang herbal kaysa mong pa-doktor na mga... Oo, ma'am, kasi pag nagpa-ano ka, pa-doktor ka, parang feeling mo yun na rin yung sakit mo lagi. Ayoko kasing magpa-check up tapos malalaman ko. May nag-active naman yung cancer ko. Na-stress ako, ma'am, lagi nasa utak ko yung sakit ko, yung cancer ko. Kasi nawawala ako sa area pagka nag-aano ko, nagtitinda, yun ang iniisip ko lagi. Sabi ko, Diyos ko, huwag naman bumalik. Makatapos ko pa sana yung mga anak ko saka apo ko na mapagtapos sa college, sa pareho sila, maabutan ko pa lahat sila. Yun. Pinakamahirap sa akin, mamatay ka ng asawa, mamatayan ka ng anak, mamatayan ka ng magulang. Magulang ko kasi hindi ako mahal. Pero sila mahal ko kahit anong ginagawa nila sa akin. Tapos hindi pala ako mahal, puro kapatid ko mahal. Hanggang nagkasakit yun, ako nag-alaga, ako nag-survive sa kanya ng pag-aasikaso, mga kapatid ko. Wala lahat. Ang sama ng loob ko sa kanila, ni hindi nila naalagaan ang magulang, ni hindi nila napunasan man lang, ni hindi nila napainom man lang ng gamot. Namatay ang magulang ko, ako ang katabi. Pero iba ang mahal nila. Ang mahal niya, mga kapatid ko. Ang sakit, di ba? Matayan ka ng anak, matayan ka ng asawa, namatayan ka ng magulang na pinagkakautangan mo ng buhay. Hi everyone, I am Zihir Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, bubusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Ito ay malalaki. Maubos kaya yan, natin na. Oo, maubos yan. Ay, may TikTok si ano, si Bian. Gusto ko po malaman, sa lahat po na napagdaanan ninyo, at sa lahat po ng pagpuporsige ninyo para sa mga anak ko, paano nyo po gusto maalala kayo ng mga anak ko? Ano po yung gusto ninyong matandaan nila, na ano, tatatak sa utak nila? Ayun nga. Sinasabi ko sa mga anak ko, hindi ano ko sa kanila, huwag kayo mag-alala kahit mamatay ako. May SS ako, may life insurance ako. Kahit anong oras, pwede niyo akong itakbo sa cemetery. Pwede niyo ako pa yung sinusunog. Cremate. Yun. Pero yun, gusto ko yun mangyari. Ilagay niyo ako sa ano, sa parang palayok. Lagay niyo ako sa altar para lagi niyo akong kasama. Para lagi niyo ako naalala. Kasi pag nilibing ka lang doon, hindi ka naalala ng mga anak mo, alala ka lang piyesta ng ano, piyesta ng patay. Doon ka lang naalala, birthday mo, kamatayan mo.
gusto ko pag nandun ako sa altar, nakikita, ay si mama nandito pa pala. Ay mama, ganun, musta ka na? Parang hindi ako nawawala sa kanila. Kahit anong hirap, hindi ko sila pinabayaan. Hindi ko sila iniwan kahit anong nangyari sa amin ng tatay nila. Nagpakatatag ako alang-alang sa mga anak ko. Ayokong mapariwara, ayokong maging addict. Ayoko nang ganun, gusto ko. Kahit anong mangyari, anong problema, kumpleto kami, pamilya pa rin kami. Ngayon, dinadasal ko na sana mapagtapos ko pa yung college ko, maabutan ko pa yung pagtatapos niya, makatapos pa rin yung apo ko na grade 7 na ngayon. Kahit anong mangyari, uutangan ko. Wala man lang akong maisang la na bahay, kotse o lupa. Uutang na lang ako sa Bombay. Total, kaya ko naman maghulog araw-araw, naghahanap buhay ako. Mawawalan lang ako ng pera pag wala akong tinda. Pag nagkasakit, yun lang. Pero lagi kong dasal kay Lord. Pagising ko, Lord, dagdagan mo pa ang aking buhay. Dagdagan mo pa yung spiritual ko, pananalig ko sa iyo, yung aming pagsasama ng mga anak ko. Habang nandito ako, tataguyod ko yung dalawa kong anak na makatapos sa kay ako ko. Ako si Dolores Balano, isang Lodi! Sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagkilala ng mga taong hindi man laman ng telebisyon ay maitatawag pa ring mga Lodi.